Okay, so welcome back po sa ating YouTube channel. So sa video presentation na to guys, ang isi-share ko sa inyo ay so, tinatawag po to siyang hospital wiring circuit diagram. Okay, gagamit lang po tayo ng isang single switch at isang three-way switch. Okay, so yan po yung ating wiringan ngayon. So dalawang ilaw po ang ating papaganahin. So magsisimula po tayo guys sa ating min. Ito po yung min natin. Okay, so magsimula na po tayo maglatag sa ating mga wire. Okay, so yan po yung ating main. Ito po yung ating mga switches na ating gagamitin guys. Ha? Isang single switch at isang three-way switch. Okay, so single switch and three-way switch. So magsisimula na po tayo sa ating termination guys. Ito po yung main natin guys ha. So, ang neutral natin dito guys, or line 2, ay yung blue. So, i-connect na natin yung blue. So, lahat ng blue neutral. So, connect muna natin. Tutuloy natin to. Yan po yung neutral natin guys ha. So, connect muna natin. Okay. So itong blue na to, ito pong naka-connect to sa ating terminal 2. Okay, so connect natin to. So traveler number 2. Ito po yung, remember guys ha, ito po yung common natin. Ito yung traveler number 1, traveler number 2 na terminal. Okay? So, connect natin yun dito sa traveler number 2. Okay. So, ito po yung ating line 1. Okay? Itong white guys, ito po yung line 1 natin, ha? So, i-connect natin siya sa red. Okay? So, connect natin. Okay, so ito po yung ating line 1, itong red. Okay, so putuli natin to. Kahit hindi na, mas maganda putuli na lang para
maganda yung ito po yung ating single switch. Okay. So dito natin siya i-connect. Okay. At i-connect din natin siya dito sa ating traveler number 1. Okay? Ito po yung line wire natin, guys, ha. Okay. So ito yung ang switch 1 natin dito, guys. Ito yung switch natin dito sa ito yan. Ito yung switch natin. So itong switch natin dito sa ating switch number 2 ay dito sa common natin ilagay. Okay? Yeah. So itong kasama nito, guys, dito yan kukuha sa ating yan, magkasabay yan itong dalawa na to. Okay. So ito sila magkasabay sa switch. I hope na nasundan nyo, guys, ha. Eh, reviewin lang natin. So ito po yung switch line natin, guys. Okay? So ikabit natin siya dito sa pinakauna. Yeah. So yung line 1 natin, guys, ay white na galing dun sa min. Nakakonect siya sa red. So nandito na yung red. Okay? Connected siya sa ating dito sa baba ng ating switch, no? At connected din siya dito sa ating terminal o traveler number 1. Okay, so i-close natin to. Okay, mamaya yan. Okay, so I hope na nasundan nyo po, guys. So ikabit na natin yung ating receptacle. Ito po yung receptacle natin, terminal.
Okay. So, balik na natin. Okay, so sarado na natin guys. Okay, so almost patapos na po tayo. Okay, so balik na natin. Okay, so tapos na po tayo guys. Iligpit ko muna yung mga kalat ko. Ito po yung ating mga ilaw guys ha. 60 watts, 220 volts. Okay? So ngayon guys, kakabit na natin. So explain ko muna. Itong wiring connection natin guys, ito po yung tinatawag na hospital wiring circuit diagram. Ginawa po itong wiring connection na to with the purpose. Okay? So instead na gagamit po tayo ng dimmer switch to control our lights dito sa ating wiring connection na to guys, makukontrol natin yung mga ilaw natin through switches. Dito sa ating wiring connection guys, tatlong action ang kaya pong magagawa dito sa ating wiring connection na to. Ito po yung maximum light, which is lahat ng ilaw gagana sa normal na operation. Okay? So yung pangalawa guys, ito naman yung medium lights. Ibig sabihin, kalahati lang po ang umiilaw, pero normal po yung ilaw niya. So ngayon guys, ang itong pangatlo, ito po yung minimum lights. Ibig sabihin, lahat po ng ilaw nakadim. Okay? Lahat ng ilaw nakadim, which is magagawa lang pag once na naka-dimmer switch po tayo. Pero dito sa ating wiring connection na to guys, ay kaya nating kontrolin yung ilaw sa pamamagitan ng mga switches. Okay? So, unahin natin yung maximum lights. Okay? So, ito po yung maximum lights guys. Lahat ng ilaw gumagana sa normal na operation. Okay? So, ito naman yung medium light. Yan. Pag medium light, kalahati lang po ang gumagana. Okay? So, ito naman yung minimum lights. Okay. Ito po yung minimum lights, guys. Pag minimum lights, lahat ng ilaw gumagana pero nakadim. Okay? Take note, guys, na hindi lahat ng ilaw ay dimmable. May mga ilaw din na hindi kayang i-dim natin, katulad ng mga LED.
Okay, so patayin natin, guys. Yan. Okay, so I hope na may natutunan po kayo sa ating video presentation ngayon. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, paki-like, paki-share. At kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel, paki-consider na rin po ang pag-subscribe. At paki-hit na rin po yung notification bell dyan para maging updated po kayo sa lahat ng ating mga videos. Okay, so ito po ang inyong kaibigan, Rakabayan Tech. Hanggang sa muli, paalam!